Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot lang tayo ng isang random math problem galing from algebra. Specifically, yung topic natin is all about quadratic equation. So review lang ito ang mga lodi ng sa amin product. Siguro medyo nilagyan lang natin ng konting difficulty, pero hindi naman ganun kahirap. So ayun, sana mag-enjoy kayo at may matutunan kayong panibago for today. So ito yung problem natin mga lodi. If a and b are the roots of the quadratic equation x squared minus 9x plus 4 is equal to 0, and a square root of b plus b square root of a is equal to c square root of d, where c and d are positive integers, and d is a square free. Ang ibig sabihin ng square free, so parang hindi mo na siya pwedeng ma-reduce. Like for example, square root of 3, square root of 5, square root of 7, etc. Kasi ang square root of 8 can still be reduced. So kailangan yung d, hindi na natin ma-reduce. What is the value of c plus d? Okay, let's have some review mga lodi. So, kunyari, meron tayong quadratic equation na x squared minus yung general form natin, ax squared plus bx plus c is equal to 0. So, naalala natin na ang sum and product natin, if naalala nyo yung mnemonic natin, so that is negative baka. So, ano ibig sabihin ng negative baka? Yung sum ng roots, that is equal to negative b over a. Tapos yung product natin, mga lodi, that is c over a. Okay? So, yan yung pinaka-ano natin, formula. Negative b over a for the sum of the roots without computing them, and product is c over a. So, recall lang yan, pang grade 9 topic yan actually. Tapos, ang binigay, mga lodi, a and b are the roots. So, ibig sabihin yan, so meron tayong x squared minus 9x plus 4 is equal to 0. So, kung ang sum is negative b over a, eh, di ba ang roots natin a and b? Di ba? So, we have a plus b equals negative nung middle term, kasi negative b over a siya. So, huwag kayo malito lang sa mga parehas na letters. So, mag-resume na lang tayo dito sa sum is negative b over a. So, the sum of the roots is negative nito. So, that is negative of negative 9 over the leading coefficient, which is 1. So, we have a plus b is equal to 9. On the other hand, for the product, we have c over a. Diba tama mga lodi? So, we have ab is equal to 9. Sorry, it should be equal to 4. That is 4 over 1, we have 4. Okay? Actually, sobrang bilis lang nito isolve, lalo na dun sa mga math wizards and sa mga mahilig talaga sa math, yung mga ninilaban sa mga international math. Pero syempre, balikan natin yung basic. Okay? So, meron tayong a plus b equals 9. ab is equal to 4. Ano po yung magiging role niyan dun sa problem natin? So, ito yung binigay mga lodi. If a square root of b plus b square root of a is equal to c square root of d, so pwede natin itong i-represent yung c square root of d as let's say for another variable. For example, gawin natin siyang y is equal to a square root of b plus b square root of a. So kung titingnan natin maigi yung right side mga lodi, so pag titingnan natin maigi yung right side, hindi natin pwedeng magamit agad yan in the form na ganito, a plus b is 9, AB is equal to 4. Hindi pa pwede. So, kailangan another algebraic manipulation na naman. Sir IG, ang hilig mo talaga dyan. Hindi naman. Kumbaga, gusto ko lang na ma-adapt nyo yung ganun na kaya nyo rin mag-manipulate ng mga variables kapag nasi-solve kayo ng mga math questions. So, yan. So, kung mapapansin nyo, meron silang square root. So, kung iisipin nyo agad, uy, may square root. To get rid of the radical or the square root, so, kailangan kong i-square both sides. So, we have y squared is equal to yung square ng first term. So, that is a squared b. Baka nalito, in-square ko lang yung a squared. Yung square root of b, that is, okay, that is b na kasi mawawala lang yung square root. Plus twice the product. So, we have 2ab square root of ab. Minultiply ko lang po, a times b, that's ab. Tapos square root of b times square root of a, that is square root of ab times 2. Plus the square of the last term, which is b squared a. So, maliwanag mga lodi, balikan lang yung rules mga lodi kapag nag-i-square tayo ng radical expressions. So, we have y squared. Ang gagawin ko, I will group these two, yung first and last. So, common factor nito, a squared b, b squared a, that is ab. So, ab multiplied by a plus b. Plus 2ab square root of ab. So, finactor out ko lang mga lodi.
So we have AB, alam natin na ang AB ay 4, multiplied by A plus B, that is 9, plus 2 times 4, multiplied by square root of 4. So 4 times 9, that is 36. 2 times 4, that is 8. Ano square root ng 4? That is 2. Okay? So angat natin dito mga lodi. So we have y squared is equal to 36 plus 16. Nakakasunod mga lodi. Kung may questions, pwede kayong mag-comment ha. So y squared is equal to 52. Kunin natin yung square root, so dalawa yan. So we have y is equal to plus or minus 2 square root of 13. Sir IJ, ang bilis. Bakit naging ganun? So, ang 52 kasi, pwede nyo isulat as 4 times 13, and then square root nito is 2. Since y squared yan, dalawa dapat. Kaya lang, C and D must be positive. Therefore, ano yung magiging value lang dapat ng y natin? So, since positive lang siya, y is equal to 2 square root of 13. O kaya, kapag tinryin yung, kunin yung roots nito, ang makukuha nyo kasi parehas positive. Obviously, magiging positive yung sagot nyo. Kumbaga, i-specify lang na din siya dun sa problem na dapat positive yung C natin. So, y is equal to 2 square root of 13, tas sinabi daw na C square root of D siya. Therefore, from these two, we have C equals 2 and D equals 13. So, pag hinanap natin yung C plus D, so that is 2 plus 13, the final answer is 15. So, di ba mga lodi, hindi na natin kinuha yung roots. Kasi pag kinuha mo yung roots niyan, that is equal to 9 plus or minus square root of 65 all over 2. So that will be complicated kapag sinubstitute nyo dun sa a square root of b plus b square root of a. It will take time to expand that radical expression. Actually, that's complicated. So the correct answer is 15. So ginamit lang natin yung Vieta's formula. So balikan lang natin yung basic ng quadratic equation. So sana may natutunan kayong panibago for today, and thank you so much mga lodi for your constant support, and I hope you all the best. Pagpalain kayo ni Lord, and see you in my next match tutorial video, and bye bye.